This is lMotourSery, bringing you new spot, best destination, new adventure, and exploration sa iba-ibang lugar dito sa Palawan. Magandang umaga sa inyo. What's up sa ating mga patuloy na tumatangkilik sa channel natin, lMotourSery. Again, welcome to my channel. This is Ed, and featuring the beauty of Palawan and Puerto Princesa through lMotourSery. Ayan. So, again, thank you very much, guys. 1,000 na tayo. 1,000 na tayo. And hopefully, patuloy yung supporta natin. So, kung ikaw ay nanonood ngayon at hindi ka ba nakapag-subscribe sa channel ko, please do like and share and subscribe na rin po sa akin channel para lagi kang updated or para parang ikaw na rin ang nakarating sa Palawan or sa Puerto Princesa, sa mga lugar na hindi mo pa napupuntahan, na napupuntahan ni lMotourSery. So again guys, thank you very much sa ating 1,000 subscriber. And gusto kong mag-shout out sa mga ever supportive natin ng mga na ating mga subscribers. So first is si Gerald, Mark Gerald, yan, shout out sa iyo, mega love shout out sa iyo. Kay Donna Deborah, mega love shout out sa iyo kapatid. Kay Gear for Rage, yan, so mega love shout out. Petabytes TV, mega love shout out sa iyo kapatid. Kay Cadex Vlog, mega love shout out. Syempre kay Kuya Ron in the Island, mega love shout out. Kay Phil Moto Vlog, ayan, kay TG Eno, ayan, so mega love shout out sa iyo sir. Ay Philippine Norwegian with Swedish family, mega love shout out po sa inyo. Ayan, kay Metsu 13 TV, mega love shout out. Kay Miguel Donmar, mega love shout out sa iyo kapatid. Conjuris, mega love shout out. Legendary TV, yan, ang ating mga Palawan motovloggers here. Yan, sa ano pa? MS Family Adventure, mega love shout out po. So, yan yung mga latest na video natin na nagko-comment sila. So, sa mga susunod, i-shout out din natin syempre yung iba pang mga subscriber natin na talagang patuloy na tumatangkilik sa ating video. So, today, by request of a friend, ay sabi niya, sir, baka pwede mo namang i-content yung mga gears mo na ginagamit sa pag-motovlog. So, sige, sabi ko, okay. So, today, isa sa mga setup ko at gagamitin natin ngayon para to vlog also. Ay, yung tripod niya, kaya lang ginagamit natin yung tripod. So, yan siya. So, first thing na dapat natin gawin ay ilagay itong yan. So, easy setup ito guys. Easy setup ito. Yan. And then, put this one here. Yan. So, nandiyan na yan siya. Yan yung setup natin. And take syempre yung ating cellphone. So, bago nyo pala syempre yan yung ano yung i-on itong ating CN4 kung meron man kayo. Ilagay nyo muna yung cellphone para at least makuha nyo yung desired balance ng cellphone. Yan. So, may balancing kasi siya. Katulad yan. So, hindi siya balance. So, ang gagawin natin, i-adjust muna natin siya. Kukunin natin yung balance niya. So, kung nakuha na natin yung balance niya, guys. Yan. So, kung nakuha na natin yung balance, ilalock natin siya. Then, bago natin i-on. Push the power on in 2 seconds. Ayan na siya. Okay? And then, syempre, para mas clarity yung ating voice na lalabas, ay kailangan mong iset up ito. And then, here sa kanyang so ready to set up, ready to ano na tayo. Yan. So yan na yung setup natin. One of the setup na ginagamit natin sa pagbablog kapag halimbawa tayo ay moving. So basically si Shuyun kasi ang ganda ng ano niya dahil nga stabilizer tripod siya. Stabilizer natin. So,
So this is one of my setup sa cellphone. Okay? Okay ba siya, guys? So next setup natin, papakita natin sa inyo yung susunod na setup natin. Patayin muna natin. So next setup natin, guys. So next setup natin ay yung gagamitin natin ito. So basically, ito yung ginagamit ko para sa aking yung gamit natin dito ay pwede natin gamitin yung camera, pwede rin natin gamitin yung GoPro dito. So basically, ang mangyayari, ito yung gagamitin natin, dito natin nilalagay yung GoPro, and then dito natin ilalagay yung para dito sa ito. Itong kuha natin na ito. Ito yung next sa setup natin. So, ang setup na ginagamit ko dito ay GoPro and then monitor. O yung aking cellphone. So, pwede kasing gamitin nating monitor yung cellphone through this. So, setup natin siya. First thing natin, syempre ito. Pakita ko lang sa inyo, guys. Paano natin sinaset up yung ating GoPro. So, ito na, setup natin tayo. Kasi medyo masyado siyang maliit at the same time, hindi mo siya makokontrol. So, kung gusto mong gamitin mo yung remote control, meron kang remote control para sa iyo, sa GoPro. So, para meron kang remote control sa GoPro, sa mga hindi nakakalang guys, ay pwede natin gamitin yung ating cellphone. Yung ating cellphone para maging controller ng ating GoPro. Kasi nga, yung GoPro, basically, wala tayong pwede gamitin siya. Lumaki or zoom or something. Zoom out. So, ito, pwede natin gamitin siya. Dapat nakapalit siya sa apps niyong GoPro natin para magamit natin siya na monitor. So, ito, nalagay ko na to. And then, pag-connect nyo yung cellphone dito sa ating monitor, sa GoPro. And then, you can set up also yung ano natin. Pwede natin i-set up ulit yung microphone, yung buhay microphone natin. Okay, so ito yung setup natin. So, iPhone, smartphone, and then boya. Simple setup, guys. Mumurahin to, guys. Hindi mo kailangang mag-spend ng mahal. So, pwede siya nakaganito. And then ito, pwede mo naman din itong i-rotate. Na-setup niya na ganyan. Okay? So, yan ang setup natin. Or else, pwede mo naman gamitan ulit na nito para hindi siya ganong kan para yan. Pero this one is suit na. Kung okay sa inyo, guys, comment below yan. So, para ito yung pang-push mo ng ganyan. And then, sabi ko nga, pwede mong i-adjust ito at i-adjust mo ito. Ayan. Ayan. And then, syempre, sunod na setup natin, guys, maliban dito, is yung gagamit tayo ng ating GoPro at Shuyo natin. So, basically ito, guys, na-order naman to sa Lazada. So, kung meron kang smartphone or yung sports cam natin, yan, or GoPro, or anything na ginagamit mo na, no, so, pwede natin gamitin ito. So, mura lang ito, parang mga nasa around 400 that time nung aking in-order.
Yan. So, unang gagawin natin, syempre, setup natin itong, ang tawag nila dito, adapter. Ang tawag dito, guys, is adapter. So, tingnan natin. Simple setup lang ito, guys. So, nakita ko lang ito sana. So, nagustuhan ko siya kasi nga, pwede ko siyang gamitin nga naman. Pwede ko siyang gamitin. So, ang gagawin natin is set up this here. So, nilagay mo siya loob mo muna, syempre, para mailagay mo yung GoPro. Gamitin natin siya dito. So, napakasimple lang, guys. Yung gamit natin natin. So, yun na. Namount na natin siya. Ito na siya ngayon. Ito na yung ating namount na natin siya. So, susunod natin gagawin is nakatita din siya sa shoe natin. Set up din natin yung shoe. Yan. So, ang disadvantage nito, guys, ay hindi natin makokontrol si GoPro. Pero ang gamit naman nito, itong lock, ito, ay yung pang-steady niya. Kasi ito naman ang stabilizer na rin natin. Pero for rate mobilizing ng GoPro natin na hindi natin kailang. So, ito na lang. Kasi ito pwede natin ganun-ganun na naka-steady pa rin siya. So, mas maganda yung stabilization ng iyong shots kapag gamit natin ang shoe natin. So, ang gagawin lang natin is that ilalagay lang natin siya ganito. And then, syempre, para mabalance natin. So, wala pa akong pambalance, guys. So, kaya ang ginagawa ko, nilalagyan ko lang siya, meron ako special coins na ginagawa para maibalance siya. Pero basically, kapag tinurn on mo na si shoe yun, so steady na siya. So, pwede na ako mag-shot. Pwede na tayo mag-shots. Tagalin natin ito para makita na sa loob. Pwede na tayo mag-shots. Kahit anong gusto natin shots. And then, gamitin natin yung pang-steady. Para steady lang siya. And then, you can do the follow. So, na hindi na siya magalaw. Sobrang magalaw. And ang idea pa paano natin ginagamit yung ating GoPro at ating. So again, guys, ito yung isang setup na ginagawa ko para sa aking mga videos. So depende kung saan ko siya ginagamit. Well, depende kung saan ko siya ginagamit, guys. So kapag halimbawa underwater, syempre iba yung ginagamit natin. Pero kung mga nature tripping, at the same time park or walk around tour, so ito yung pwede natin gamitin. Dalawa yung pwede natin gamitin. Ito or itong sakot natin. Para doon sa pag-vlog natin. So hopefully, guys, meron kayo na natutunan sa mga simple setup at mga bagay na pwede natin order sa Lazada. Hindi natin kailangan gumastos sa mga setup. So hopefully, guys, nagustuhan nyo yung ating videos. And this is lMotourSery bringing you new ideas about sa ating mga setup. So guys, ito yung setup na sinasabi natin kanina. So again, thank you very much for watching. So hopefully, guys, may natutunan kayo sa ating setup ng ating mga equipment or mga ginagamit natin sa pag-vlog. Again, thank you again for supporting my channel. Thank you for those who are always patronizing my videos, watching my videos. And please, always leave a comment, guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and leave a comment for supportan. So again, shout out sa global support at Palawan Moto Vlogger support or Palawan Moto Vloggers. Ayan, salamat sa inyo. Alam ko na kayo ay bahagi ng aking journey as motorist dito sa Palawan. This is lMotourSery saying thank you very much and have a good day and always stay safe. Woohoo!